anniversary, Usapang Pantahanan of YouTube channel. I would like to congratulate Dr. Narlene and also Dr. Fem for being the host of this beautiful program. I really appreciate your great effort. You are serving not only individual but also families. God bless you more and more blessings to come. Looking forward for YouTube videos that you are going to make. Congratulations. Again, happy, happy anniversary. Welcome to episode of Gardening is Life, series number 3. At alam po ba ninyo, ito yung napapanausapan for our day-to-day. Kasi po, ito ay tungkol sa mga tanim. At ipapakita ng ating guest today ay about oral and fruit trees. Kung paano niya po ito tago at pinarami. At bago ako, Mami Fem, ilipat sa iyo ang aking microphone. Gusto ko lamang magpasalamat kay Chef Pat Ilano, kay Dr. Chef Pat Ilano ng Cavite State University. Nagkakamifew ng pagkakataong ikuti ng kanilang eco-park. Timing na timing ang ating discussion for today kasi ang daming tanim doon at bukas marami kaming iuun. Ayan, Mami Fem, magandang araw sa iyo. Yes! Happy anniversary again, Mami Narlene. Hindi pa rin natatapos ang happy anniversary celebration sapagkat itong episode natin ay kasama sa ating happy anniversary videos. At tayo po ay lubos na nabiyayaan ngayong araw na to ng isang plantita na Mami, na certified plantita to, Mami Narlene. Talagang excited na akong mapakinggan si Mami Maricel. So let's get to know more about Mami Maricel. Ayan, ito po si Mami Maricel. Siya po ay isang very hardworking and motivated mother and entrepreneur. At siya ay nabiyayaan ng tatlong anak. At dahil nga siya po ay isang masigasig na businesswoman, pinasok niya ang soft drinks dealership business na kung saan doon niya napalaki ang kanyang mga anak. And siya po ay lumaki sa Bicol kung saan ang kanyang family ay merong baga lupain na kung saan doon po ay nagtatanim ang kanyang family. At mula noon, siya po ay naging interesado sa gardening. At dahil nga nag-pandemic tayo, medyo yung kanyang business sa soft drinks ay kanyang sinantabi muna, pansamantala. And she started her gardening hobby. At ngayon po ay meron na po siyang 5 fruit-bearing bonsai trees and various flower-bearing plants and seedlings. She also has 2 lovebirds, no, Mami? Importante din niya, no, na meron siyang mga inaalaga ang kanyang animals, no, like lovebirds sa Newton and Tim. And meron din silang puppy na ang pangalan ay Chuchi. Ayan. And she managed to have a fruit flowering garden, cleverly maximizing her limited space apartment. Sobra akong natutuwa kay Mami Maricel at mapapakinggan po natin siya. Let's enjoy the video ni Mami Maricel's bonsai plants and fruit trees. Tanghali mga plantitas, plantitos. Ito yung mga halaman ko ngayon. Dati kasi ito puno-puno ng mga halaman. Pero dahil sa yung iba na benta na, kasi marami pumupunta dito, yung mga pumupunta dito, gusto nila, nagusto nila kaya, binenta ko na lang sa kanila. Ito yung aking mga bonggambilya, iba't ibang varieties. Yan. Mayroon akong variegated. Ito yung variegated ko. Kulay orange at kulay, nakalimutan ko ng kulay niyan. Pero ito naman, yan ang mga variegated ko. Ito naman yung white bonggambilya, pero kasi nawala ng
nawala na lang ano, yung bulaklak. Ito naman yung splash ko. Splash bonggambilya ko. Pero dati, hindi ito kasing lago na ganito. Kasing lago lang ito ng ganito siya. Pero dahil gusto ko siya maging bonsai look, ang ginawa ko, nakikita niyo po yung pinutol ko. Pinutol ko po yan. Ito po yung pinutulan ko. Pinutol ko po yung mga dulo. Pero yung isang side muna yung pre-nuning ko. Pinutol ko po kasi siya. Kasi kung hindi po siya puputulin, magiging katulad po siya nito. Tuloy-tuloy lang ang haba. At walang gaanong sanga. Tuloy-tuloy lang siya tapos magbe-bend siya. Kaya pinutol ko po siya para magkaroon ng maraming sanga. At tinanggal ko yung mga dahon. Tapos nung nagkaroon na siya, nung sumibol na siya, yung kalahati naman ang ginawa ko. Pinutol ko naman siya and nagsibol naman siya. Pero may tumira akong tatlo na hindi ko muna pre-nuning. Kasi papahabain ko po siya para maitanim ko yung dulo. Para hindi naman sila sabay-sabay. Kasi pangit naman kasi pag totally pruning, wala ka na makikitang dahon. Kasi alam natin yung leaves is manufacturing food. Kaya nagtira po ako. Katulad po ito, ginawa ko dito. Pinutol ko kasi gusto ko po siyang lumago. Tapos para magkaroon siya ng mga sangayan katulad nandito. Kung nakikita niyo po, pinutol ko din siya. Tinanggalan ko ng mga dahon. Ayan po, may mga sanga na siya. Para lumago siya. Ayan. Pero huwag niyo po itatapon yung mga pinutol katulad nito. Ito, ngayon, gusto ko po siya maging katulad nitong isa. Kaya, ikakap po natin ito sa ito. Para po ito, maitanim natin dalawang stem. Para to magkaroon ng continuous. Utulin po natin siya. Ilagay po, huwag po itatapon, ilagay po natin muna sa tubig. Kasi maitatanim pa po natin yan. Ito naman, ikakat po natin ito. Ikakat po natin ito. Yan. Para mapagbigyan po ito. Ito may mga sumibol dito para mapagbigyan na lumaki siya. And dito, ikakat natin yung mga leaves. Magpira lang tayo ng isa. Yan, ikat natin leaves para magkaroon po pa siya ng sibol dyan. Pero yung may mga ano na, hindi na. Yun, yan. Kasi makontinuous yan. Ito rin. Tuturin natin dito. Ayan, itatanim ko po siya. Ayan na siya. Para mapagbigyan itong tumaas ng tumaas para marami siyang sanga. Ang pinutol po ninyo, huwag nyo pong itatapon kasi ito po ang resulta niyan. Yung mga pinat ko po, yan na po siya, buhay na siya. Magti 2 weeks po siya, buhay na po siya. Kailan po yan itanim, tapos sasakluban para ma-incubate po siya, para hindi po siya ma-dry. Pero may meron siyang labasan ng para mayroon oxygen. Buhay na po siya. Galing po siya dito sa cutting na splash. At mayroon din po siyang other cuttings. Yan din po. Naka-incubator din siya. Buhay na po din siya. Yan, buhay na yan. Kasi 2 weeks na po yan. Hindi naman nagdilaw. Yan. Ito, panibago naman ang tanim po ito. Ito, next time ito, makikita na natin ito na maglalago na po siya. Lalago. Katulad din dito sa variegated ko, tinanggalan ko rin po siya ng dahon kasi stem cutting lang po siya. Ito na po siya, oh. Tinanggalan ko rin po siya ng dulo para lumago siya. Ito rin siya. Maayos na rin po siya. Ito naman halaman kong ito, para hindi masyado masobrahan ng tubig, medyo may takip lang siya. Pero hindi siya mahilig sa sikat na araw. Ito, wala namang problema ang halaman na to. Kasi kahit trainer siya and siya, malago pa rin siya. Wala naman, maliit lang po ang aking halamanan.
Ito naman siya, pinalago ko rin siya, pinaparakat ko rin siya, pinaparakat ko. Pero, kailan ko makapag-dumami ng halaman, papataas-taasin ko. Ito, variegated din po siya, bonggambilya din siya. Variegated, ang ganda na yung kanyang mga dahon. Ang rare na halaman din ito. Kasi ang variegated, maganda siya. Kasi kahit walang bulaklak, maganda siya. Ito po yung mga cuttings ko. Ito dahil hindi siya maganda nung ano, pagkakadakon niya. Pinuning ko rin po. Pinuning ko rin po siya. Tiniran ko lang ng isa para ano, may makita naman ako magandang may dakon. Ayan, sumisibon na siya. Nagkakasama siya para lumago. Tapos, ito rin yung mga cuttings ko na nagkakalagot na. Ayan, lumago na. Iba-ibang kulay din po yan. Cuttings, pero hindi ko na matandaan. Anong ko na lang. Kung magbulaklak, malalaman ko na lang siya. Ito din yung yellow tanglong ko. Pero hindi ko pa siya matanggalan ng kanyang takip kasi yung dalawang stem cutting, sumisibol pa lang, medyo late. Ayoko siyang ilipat kasi magagalaw yung dalawang stem cutting, baka magalaw yung kanyang root, mamatay. Pero ito, stable na po siya, yung isa. Ito, stable na. Yellow tanglong. Ayan. Ginagamitan ko lang ma-decompose. Ito rin, ganyan. Nilagay ko rin siya. Yung mga cuttings. Mayroon din po ako nilagay ganito kasi dati, baggagawa po ako ng mushroom, magpapatubo ako ng mushroom. Pero yung in-order ko sa Shopee, yung binhe is hindi maganda. May bad bacteria. Kaya hindi ko na po itinuloy yung pagmamushroom ko. Kaya nilagay ko na lang sa ibabaw ng mga halaman para maprotektahan sa pag ano ng ulan na hindi dumumi yung mga kanyang mga dumumi yung dahon na malagyan ng mga lupa. So, at the same time, kapag mainit, maproteksyonan yung mga root niya. Ayan. Ito po yung aking apple seedling. Itinanim ko po yan kasi wala ako, nakalimutan kong bumili ng apple. Yung apple nga pala, pag biniak ninyo, huwag ma-hit yung seed. Then, ibabad nyo po ng 8 hours sa tubig. Tapos, balatan nyo po yung seed at ilagay nyo po sa tisyo. Nasusunod iyan ko, ipapakita ko bukas. I-incubate. Para tumubo. Ayan na po siya. Ito, ano naman to? Avocado. Avocado seed. Madali pong balatan yung, ano, yung seed. Tapos, ilagay sa tisyo. Tapos, ilagay po sa isang ganito. Isa ilagay po sa ganyan para po madali magtubo. 5 days o 6 days, may sprout na siya. Ayan. Dito po itong mga laman na ito, medyo dito siya sa, kasi ang gusto niya mahilig sa init pero hindi siya mahilig sa ulan. Ayan. Ito rin yung mga galing sa mga cuttings. Ayan, mga cuttings yan. Ito naman po yung pinatubo ko na avocado. Kasi ano ko siya, igagrafted ko siya, kaya nagpapatubo ako mga 2 months lang igagrafted ko na po siya. Mga seed po ito, mga seed. Ito rin yung asan yung seed? Ito yung seed din ng ano, nga pala, ito yung seed ng ano, sweet orange nila Mimi. No, pumunta sila sa SM yan. Tinanggalan ko po siya ng dulo kaya nagkaroon po ng tatlong stem. Yan.
kailangan tanggalin po para maging bonsai. Tanggalin. Katulad din dito, yung pinutol. Para magkaroon ng sanga, mayroon pa po yung lalabas na sanga, hindi ano ko nakakapasok siya. May lalabas pa. Itong node na to, lalabas pa po siya para mag-bonsai. Pero yung kinating ko po, ayun na po yun. Nabuhay na. Lalagyan ng aloe vera ang dulo ng stem cutting para katulad niyan, kukuha dito ng aloe vera, kakat ka ng aloe vera, ilalagay mo sa halaman, ganyan, tapos itatanim mo siya sa ano. Ito na lang sample ko. Wala na ako. Sample lang yan po. Yan. Yan. Ilulubog mo lang siya sa ano. Yan. Pwede na po siya dyan muna. Makihits muna siya. Yan. Pinakihits ko lang siya. Ganyan siya. Tapos, pwede mo po siya takpan. Kukuha ko ng panakip. Panakip. Yan. Para hindi po muna siya mapaputeksyon muna siya sa ano. Ma-incubate muna siya. Kasi ba ang mister siya. Katulad din dito. Yung magulo. Kasi masikip ng aming garden. Katulad po nito, cuttings po ito ng roses. Pinakihits ko rin po yan. O, buhay na po yan. Buhay na yan. Pinaki-hits ko lang kasi wala pang space na pag-anoan. Ito din yung, katulad nun yung mga bulaklak doon. Yung ura alas 12. Yan. Ito naman po yung aking berry, magic berries. Kailan lang po tanggalin yung mga dahon na may tuyo. Dati nga pangit po nito. Nabili ko po ito mga ang pangit. Kaya medyo namura ko. Pero, 1,000 po ito kung bibilhin kung ganito nakalago. Pero nabili ko po ito na mga 350 lang yata yon. Kasi, ano na siya, parang dying na po siya. Ang ginawa ko, inayos ko po siya, kinatings ko lang po siya. Ito po ang kanyang yan. Yan ang kanyang pag namula na po siya, lahat na maasi magiging matamis sa panglasa mo. 2 hours ang lasa dila. Kinakat ko lang po. No, hindi ito magic berry. Kasi ang magic fruit yung napakalaki, sing laki ng coconut. Tinatanggal po 'yan para maging healthy tingnan. Tinatanggal ko na po 'yan yung mga unhealthy. Yan, para hindi kapagayahan. Ayan, ganda na niya. Lahat na magiging maasim, lahat magiging matamis. Binigyan ko yung mga bata dito, tigi isang bunga. Naku, lahat na bunga ng aking mga halaman, kinuha kahit mga hilaw pa, matamis na daw. Kaya, ayaw ko na ipasubok na bigyan sila ulit kasi mauubos yung aking mga fruits. Meron pa po ako. Ay, Joy! Si Chuchi nga. Mas kami. Ito yung aking mga halaman kasi. Ito naman po yung guada apple. Wala na po paglalagyan kasi nasa kalsada. Guada apple, pinutol ko po siya dito kasi mataas na siya. Pinutol ko siya dito para na magsanga. Para magkaroon ng sanga. Pakasanga niyang dalawa, pinutol ko rin po ulit para maging apat na sanga na siya. Hanggang ma-maintain po ang taas niyan. At tinanggalan po ng, tatanggalan po dito ng dahon. Kasi para kung halimbawa magbulak, magbunga, dyan siya magbunga, ano, ng dahon. Then, ito po, ano naman to siya, Guimaras mango.
nayaan ko lang siya, hindi ko siya pinuling kasi may mga pasibol siya. Ito ang two-rooted grafted, dalawang seedling na pinagsama, grafted sa nagbubunga na. Ito naman yung mangosteen. Kinat ko po siya dito. Kasi kung hindi po po siya kakatin, tutuloy-tuloy po siya nga tataas. Wala naman po akong space para sa kanila. Kundi nasa paso lang sila. Para, ito naman po yung aking green, evergreen avocado. Kinat ko rin po siya. Kaya makikita niyo po ang dami na niyang sanga. Ito naman, next time ikakat ko po ito. Pero ang cut, magiging cuttings po, hindi po pag, wag po itapon. Pwede po i-grafted doon sa seedling na pinapatubo ko. Ayan. Ito naman aking maliit lang na, namumunga na po ito siya. Ano to? Makopa. Ito yung makopa ko. White po siya. White ang bunga niya. Pero grafted ko po siya. Ito po yung grinaptedan ko. Pula. Pula siya. Kaya pag mamunga siya, dalawang kulay po siya kasi dinugtungan ko po siya ng pula. Ito po. Kung makikita nyo ito, ito po ang dugtong ko. Kasi nakahingi lang ako ng konting sanga. Kaya yan ang kanyang dugtong ko. Pinapahaba ko lang siya para maidugtong ko rin sa ibang sanga. Ayan. Ito naman po ang aking kalamansi. Pero hindi siya ma-maintain yung mga bunga niya kasi pinipatos ng mga bata. Dito kasi basta sa labas. Kaya nawawala yung mga bunga niya. Kinukurot, pinipita, sinisilal, inaampas-ampas. Pero kailangan po ito ang sucker. Ito po ang sucker na dapat matanggal. Bukas, tatanggalin mo po ito. Kailan po itong sucker na kasi di naman po ito magkakain lang siya ng kanyang mga sustansya ng kanyang ng halaman. Di naman po ito. Kailangan po ito alisin ng sucker. Kaya pinutol ko po ito. Pero dapat dito ko puputulin. Kaso wala akong gamit na pang putol. Ayan. Andyan na po siya. Ayan, open siya. Marami siyang bunga, parang ayan yung mga naka-incubator kong halaman. Naka-incubator. Ito yung sili ko naman. Sili ko. Ayan, sili. Ayan, sili. Inits ko na lang dyan kasi wala pang lupa. Ayan. Ito naman po ang aking malunggay. Ayan, malunggay. Ito naman ang aking lemon lime. Lemon lime. Ayan, lemon lime. Ayan, lemon lime. Ayan, may mga bunga na po siya. Ay nga pala, nilalagyan ko pong cellophane. Kasi pag nababad po siya sa sobrang ulan, pwede mamatay ang halaman kasi nasa paso lang po siya. Kaya ganyan lang po siya. Lalagyan mo po siya ng porcelas. Kapag maulan, itatakip siya. Pag mainit, kailangan siyang isiksik. Ganyan lang. Kasi may mga halaman mahilig sa tubig, may mga halaman din. Ito naman ang berries ko. Ang berries hindi namumunga hanggang hindi mo i-pruning. Wala siyang bunga. Pero kung gusto ko siyang magkaroon ng bunga within 2 weeks, ikakat ko lang po ito. Kakat ko po ito pag pwede ko lang itanim. Pag medyo brown na po ito, ikakat ko po siya dito. Isang dangkal ng kamay. Pag lumabas po ang kanyang sibol, magkakaroon po na siya ng fruits. Kaya di ko pa siya pinupruning kasi gusto kong maitanim itong stem niya kasi maraming naghihingi, mayroon din may bumibili. Ito naman ang aking tanglad ito, lemongrass. Ayan, lemongrass.
Ito naman ang aking chico. Bonsai chico ko na. Ito naman nga pala yung minamarket ko sa water. Kasulat. Yan. Minamarket ko sa tubig. Ito po ang bunga niya. Yan. Water airling. Ito naman po ang bunga ng aking. Ilaw pa po siya. Napakalaki po na to. Is ang laki po ng ano niya, bunga kasi sing lapad ng ano ng kamay. Ito po sobra pa tong ilaw pa ito. Medyo sa init nagkulubot. Yan din. Ilaw pa siya pero nagkulubot ka sa sobrang init. Ayan. Ayun. Yung nasa side kasi ano na 'yon, mga decompose ko. Ito yung mga decompose ko na mga dahon at saka mga gulay. Ito naman yung decompose ko mga saging, layer ko lupa, saging lupa, saging lupa. Dito po ako kumukuha na mga panglagay, hindi mabuksan. Pero ganyan din din siya. Ganoon din siya. Wala na, wala nang ano, wala nang paglagyan kasi naka-apartment lang tayo. Ayun. Ito naman yung ano, dome bay. Wala na ako, kung sino gusto nitong dome bay, ibibigay ko. Maganda ang bulaklak nito, isusuyo sa YouTube. Dome bay. White pink ang bulaklak. Para malaki yung pagka-white pink. Ayan. Ayan, sa labas na lang kalsada. Ayan, maraming salamat. Pero makikita mo naman yun. At yung mga... Ayan. Itong bonsai ko siya. Kasi ito, namumulaklak ito. Namumulaklak lang siya, pero... Ayan na. Bonsai ko, bonsai style. Iaano ko pa siya dito. Ayan, rinim ko na nga pala yung mga ano. Ayan siya. Ito naman, kikyat ito eh. Kikyat. Yun yan. Ito yung, ito avocado naman ito. Avocado to oh. May buhay na oh. Ito. Ay, baliktad nga pala. Baliktad ito. Baliktad, yan. Avocado siya. Bakit nabaliktad yan? Ayan, nabaliktad siya. Ayun. Ito, yan. Madali lang naman ito ng ito. Tubo na. May alokasyong tubo. Oh. Alokasyong tubo. Kaya na yan tubo na sa kapuna na lilipat. Pag naayos ko na aking mga decompose. Pag hindi na maulan. Yan. Ganyan. Post. Yan, kung may yung naghihingi, humihingi. Kung may iba gusto kong bumili, yan, bilibin ko ng mga shop. Yan, yan, mga halaman. Ito, ma-maintain lang ang mga taas nito. Gusto ko lang ma-maintain lang sila sa taas kasi wala silang paglalagyan. Kaya ito, pag ikakat ko lang po siya dito. Nagkakat na po siya. Lagyan ko ng tubig, mamaya. Lagyan ko siya ng tubig kasi konti na lang. Ayan. Air, water, inaying. Tapos, nakakat ko po siya dito para mabonsai ko lang siya. Eto. Yan. Ibibigay ko yata dyan sa kapitbahay ko. Pag maging successful, mag-root siya. Kung hindi siya mag-root, i-ano ko siya. I-marko. Ayan. May pinagpukunan ng konting malunggay. Konting malunggay. Nasa paso. Mayroon din siyang halaman sa loob. Yung lagayan, pwede ka po kayong gumawa ng ganito. Bumili kayo, tapos bumili kayo lang pantali. Yung mga kasamahan nito, nabenta na po. Kaso lang sa sobrang init, medyo nag-aro sila. Yan, yung mga tira. Ayan. Maraming salamat. Yan, ito itatanim ko to. Itatanim ko siya. Itatanim ko katulad nun. Hahanap ako ng magpaso na pagtataniman ito.
wala pa kong lupa. Ayan. Ito, ang ganda na to siya. Yan. Yan. Pero di ko pa siya po siya tinatanggalan ng kanyang ano, takip. Para hindi po pa sila malibago sa ano. Sa panahon. Yan, dito lang siya nalagay ko sa gilid, sa lilid. Kasi hindi pa siya pwede. Ay, wala siyang takip, ito mo ng shell. Thanks. Ayan. Ma-enjoy nyo po ang inyong paghahalaman na yan. At pwede nyo po pagkakakitaan ito. Kasi pag napalaki mo po yan, pwede mo na po silang i-treat na kung paano sila mag-flowers. At ganyan lang po yan ang abono pang pabulaan nito. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Mommy Maricel, sa iyong tour, sa iyong napakaganda at napaka-informative na tour tungkol sa paano ba, no? Ang mga tips niya kung paano ba magpalaki ng maayos ng mga tanim, no? Especially kung limitado lang ang iyong ang espasyo tulad nito, pakita natin, no, yung ito yung ilan sa mga tinanim ni Mami Maricel. Ang dami niyang tanim. Maliit lang yung apartment nila, pero ganda. Sobrang dami-dami niyang tanim sa loob. Ganda. So, mamamaximize mo talaga, Mami Narlene, ang espasyo mo. Basta marunong ka talaga mag-arrange ng mga bagay-bagay, no? And you can recycle the things that you have at home para naman magamit ko sa ating house. Diba? Correct. Yeah. Tingnan mo naman, Mami, na may mga plastic bottles dyan na kung saan tinanim niya yung mga plants. Now, Mami, isa sa mga nabanggit ni Mami Maricel kanina ay yung pagpapatubo ng mga fruit trees. Kasi talaga naman, gusto ko yan. Pag maliit lang po ang espasyo natin, minsan nangangarap tayo sana meron tayong fruit trees, kaya lang walang space. Pero nagagawan pala yan ng paraan, Mami Narlene, na kung saan binigyan tayo kanina ng tips ni Mami Maricel na pwede pala tayong magtanim ng ating fruit trees sa paso. At yun ay namumunga, napatunayan yan kanina ni Mami Maricel. Actually po, according po sa ating research, na itong bonsai trees, kasama na dyan yung fruit trees o anumang trees na gusto ninyo, ito po ay a full-size na tree that is maintained in miniature by pruning. Katulad nung nabanggit ni Mami Maricel kanina sa video, pruning ang importante dyan para mapalagumo ang isang maliit na fruit tree. Yan, makikita natin dito sa ating slides, merong apple. Akala natin, kunya-kunyari lang yan, pero totoo po yan. May apple, merong citrus, ano nga tawag dyan? Kiyat-kiyat, no? And lemon. Kiyat-kiyat. Yeah. Sa lemon. Yes, and do you know, Mami Narlene, that the idea behind this Asian art is to keep the trees very small but retain their natural shapes. At bibigyan tayo ng tips ngayon ni Mami Narlene kung paano ba natin mapapanatili pang mas malusog at maalaga ang ating mga bonsai trees. Kumbaga, kanina nagbigay na ng tips si Mami Maricel, may mga additional tips pa tayo na naliko mayan. So, Mami Narlene, ano ba ang mga ibang helpful tips para naman maging maaganda yung ating bonsai fruit trees? Okay, ang sabi dito, bonsai trees are grown in containers with a good root space and sufficient nutrients to flourish. Sa bonsai tree po natin, ang depth daw ng mga paso should be equal to the diameter of the trunk
just above the soil level. Yung nakikita nyo kanina dun sa puno ng lemon, nalalagyan niya pero mabunga yung tanim. Kasi yung kanyang ang kailangan ay yung diameter ng ating tanim na kukunin naman ng soil at yun naman ang magiging size ng ating paso, no? Although mami sa meron kasing nagtatanim ng bonsai na medyo naman ng konti yung kanyang paso, pero yung kanyang tanim ay mga 2/3 daw ang height lang ng puno, no? The puno, ang kanyang height lang na kanya ano, ay mga 2/3, pero pwede rin medyo malapad ang bibig. For oval or rectangular pots, the length pot should be 2/3 the height of the tree. So kung ang puno, divide between the tree, 2/3 lang nun, yun ang magiging height ng kanyang pot. And then, for round pots, the diameter of the pot should be 1/3 of the height of the kumbilog naman. So, tapos mag-is nyo yan, lalagyan nyo syempre ng tinatawag na mga pebbles. Pero kung tip yata yun yung lalagay ka ng pebbles para maging maganda yung inyong tanim. So, mamaya sa next tip ko sa inyo kung paano nyo, pag na-ready na yung paglalagyan, paano nyo naman ngayon atanim yung puno ng tree para maging bonsai siya talaga. Yes. Si Mami Pemi, yung tip number 2 mo. Yeah. Actually, Mami, may mga nursery na ano na, naitanim na nila yung bonsai tree. Bigyan ka na lang nila na mas mahal na yon. Mas mahal. Pero if you want to learn how from scratch, mas mahal. Medyo challenging. Yeah. No? Kasi hindi mo alam kung tutubo. Pero kung nais yung kumuha ng bonsai fruit tree, magtanong po tayo sa pinakamalapit nating nursery. Ayan. So, number 2 is be sure the container is made of untreated wood and has sufficient drainage holes. So, fill it halfway up with a mixture of half potting soil and half peat compost. So, alternatively, mix the sand, bark pieces, and garden clay and blend well. So, ito po, no, may mga nabibili naman, Mami, na mga soil mixture na. Mix na. No need na. Ganito. Although, ito pong binanggit kong tip number 2, maganda rin po ito na atin pong sundin. Kasi tingin ko, Mami, ito po talaga ang kailangang sequencing when you are putting you know, yung foundation ng bonsai. Lahati ng potting soil, tapos compost, tapos sand, bark pieces, garden clay, and blend. So, alam mo, Mami, siguro mamaya may kwento mo, no, yung mga experiences mo when you're having your bonsai. No? Kasi ako, nakikibonsai lang ako eh. Natututo ako dito sa episode natin. Ayan. Number 3, Mami. Ano na pa ang magandang gawin? Okay. So, number 3, before you plant your bonsai, slice off 1/3 its roots, root bark, by opening the saw and prune out any damaged branches. Then, tuck its remaining roots into the soil in container, adding more soil and decorative layer of pebble. Alam mo ba, Mami Fem, nung ako'y mag-try mag-bonsai nung adrenomium, yung parang kalachuchimping, yung mahahaba, kalachuchimping. At nakita ko lang din yun sa YouTube. Uh-oh. Sabi ko, kawaw, ano ba yung aking tanim? Pagtul ko, tapos uulitin ko ito. Kasi pa kumbaga na eh, may edad na. Pero sabi ko, if I will not try this, I will not learn how to make a bonsai. So, ginawa ko, yung mahaba kong tanim na gano'n, tinak siya, at hinugasan ko yung roots. So, I mean, talaga hinugasan, no? Kasi yun ang nakasan. And then, tama, slice 1/3 roots bark. Lalo na yung medyo matanda na, yung matanda ng ugat, puputulan mo yun. Maliliit niya, huwag yung gagalawin. Kasi yun ang tutulong naman para yung tanim. And then, after that, ilalagay mo siya sa panibagong lupa. Gagamit ng panibagong lupa kasi syempre,
yung lupa dati pa may bacteria na rin yun, may ano na, so fresh soil. Yan tama, ilalagyan na niya ng yung sinabi mo kayo ng minsan yung ano ng nyog, iba yung maliliit na nyog. Oo. Ano ba yung pinagbalutan ng ano ng ano yan, ng buko. Kaya yung mga balat-balat ng buko, hinihingi kayo minsan ng buko kasi tinatanggal ko yung pinaka, ano niya, yung brown. Pinatutoy yan, yan. Tapos yan, lalagyan mo siya ng, tama kayo, mga mixed potting soil yun na. Tapos lalagyan ko din siya ng mga bato-bato maliliit galing sa, pag nagpapatayo ka ng bahay, di ba minsan inaag-ag mo yung gravel and sand? Isin ko yun. Tapos yan, ilalagay siya dyan. And then, ilalagay mo tayo ng iyong lalagyan, ng iyong pot. And then lalagyan mo na siya ngayon ng mga soil, dagdag na soil, and then patungan mo siya ngayon ng mga pebbles. Tapos ididiin mo siya, Mami Fem, para hindi gagalaw-galaw. Para yung tanim mo, basic sa paso. Kaya pala ganun yung pebbles, ayan sa ano? Oo, para pang ano yun, pang pa-stable ng loop na hindi gagalaw-galaw. And then wag mo muna siya ilalagay agad sa init daw. Doon lang sa may shade na kung maarawan man siya, yung morning sunshine. And then wag muna ding diligan ng diligan. So pag nakadry yung lupa, saka mo siya didiligan. Pero wag laging dinidiligan dahil ang ugat, siyempre bago naghihilom, ika nga, gaano magraraten naman pag laging basa. Yan, Mami Fem, ang isa sa mga skos kapag aking bubonsay na aking hindi naman siya fruit bear ornamental plants. Subok lang yun, Mami Fem, pero ngayon ang ganda-ganda na niya. Hindi ko talaga siya mimigay. Kasi nagdami-dami na rin ang kanyang dahon at nagkaroon ng maraming bunga. Yeah. Wow! Okay, sige. Magkaroon tayo ng episode naman tungkol dyan, Mami. I-demo mo talaga siya. From the scrap. Okay. And speaking about watering your tree, yung fruit tree, we're talking about fruit trees, no? Hindi lang yung hindi ornamental eh. Kasi yung pagbobonsay ng fruit tree, kanina sabi mo nga, wag masyadong diligan ang roots, no? Ang sabi naman ng gardening, sa ayon sa aking pagre-research, no? Gardening know-how regarding growing of fruit trees, as a bonsai, yan, you need to water your tree twice each day, morning and evening. Kasi tree siya eh. Yeah, place the container in the window. It gets direct sunlight and don't put it anywhere near heat-producing appliances. So, you do well to buy a bonsai toolkit. Yan. Merong tinatawag na mga tools sa pagpuprune. Yan. Importante yan. Magtanong tayo na ating nursery, no, and remove protruding limbs with the clippers. And in order to retain the limbs in particular directions, gagamit po tayo ng small pieces of copper wire. Yan, totoo yan. Kaya pala, gumaganda yung forma, no? Nasi-shape. Sini-shape. And for crunches, rubber yes. foam, or place rubber or foam between wire and leaf. Yung pala yun. Kaya pala gumaganda yung forma niya. Para humuhugis. Yes, humuhugis siya. And next, Mami, ano ba ang... Ngayon naman, mga kapatid, makasama kausapan, isa na namang masarap gawain ng ating aabangan, ang cooking series number 11, Nutritious Snacks for Small Children with teacher Mami Nessie Sugin. At again, maraming salamat sa walang sawang pakikinig, panunood at pagsasama sa Mami Fem. At maraming salamat sa isang buong taon na ating pagsasama. Anniversary, God bless us all. And like and subscribe to our YouTube channel. Please include Lalin's Project, mga kapatid. Yes, ito po si Mami Fem na pasamantalang nag-goodbye. Magkita-kita po tayo next week, Saturday. At ito si Mami Fem. And of course, kasama ko si Mami Narlin. Ito lamang po. Tapan. Pantahanan. Bye! Bye! Hi! Happy first year anniversary!
Kasamang Pantahanan.